All right. So and here we are. Umpisa na naman ang araw natin, mga kaibigan. And it's the start of the triple header match from TNC at unang sabak nila dito, Fanatic Best of 5 Grand Finals ng Southeast Asian Qualifiers ng ESL 1 Katowice. And eto lang, major yung nakasalalay dito, Ishi. So for Fanatic, nakapunta sila ng Hamburg, invited sila ng Genting, and ito, pag nanalo sila dito, pangatlong ESL 1 na nila to. Oh, grabe talaga yung TNC, talagang pinapakyaw na nila halos lahat ng major tournaments ngayon, especially na sobrang importante ng mga kahit sabi mong minor pa yan or yung Dota Pro Circuit. Yeah. And for TNC, ito naman, giyang na giyang rin sila na makapasok sa isang major, given na yung Galaxy Battles hindi na major. Mm-hmm. So eto, yes, this is their ticket to their first major. So nakita natin sa draft, eto Omni Knight, Elder Titan, and Nyx Assassin na bandito ng TNC. For Fanatic, it's the Night Stalker, Clockwork, and yung kanyang Gondar. Mm-hmm. So eto, pinasukan na agad ng Fanatic na first 2 pick with Tiny and Shadow Shaman combination. So aggressive hero, malakas sa lane, and yun nga, may push potential din sila at the same time. Well, sa TNC, kumbaga talagang pinaprioritize nila tong Tusker na to. Yung main maganda naman talaga yung snowball save niya, saka yung eye shards niya at the same time. Yes. And for a Tusker, siguro pag nagkaroon ng yung Fanatic nagkaroon ng mid laner na hindi ganun ka mobile, let's say Medusa, let's say Death Prophet, or na except Puck and Queen of Pain, na yung walang takas na skill, yung Ice Shards and the Snowball combo ng Tusk, pwedeng malaking tulong na yun para sa TNC. Kaya isa yun, kaya ito lagi pinapa-test nila kasi nga kapag meron kang kapag nagkaroon na ng mga BKB fights, so may mga players ka na hindi kaya maka-out or na i-stun lockdown. Eh so ayun yung trabaho ni Tusker as a position for support. And ito TNC going for the Tinker. Sa rin to sa mga paborito or nakikita kong signature hero ni Kuku, di ba? Yep. And nakakita tayo ng mga highlight reel ng mga worthy plays. Game best of 5 po, mga sir at mga ma'am. Mm-hmm. Best of 5 to guys. Finals to. And huwag kayong mag-alala kung sabihin nyo, isa lang ba laban ng TNC ngayon? Maraming laban ng TNC. Tatlo ngayon, ang guys. Laban ng TNC ngayon, guys. So we have Fanatic TNC, Mineski TNC, and sa Bucharest Major naman, TNC. Ano ba yung kalaban ng TNC doon? Geek Fam, ulit. Geek Fam. Yeah. TNC Geek Fam. And laglagan yung TNC Geek Fam na yun. Mm-hmm. So, kumbaga, hindi kayo magsasawa ngayong araw na to. Lagi nyo namimiss, lagi yung tinatanong, kailan yung laban yung TNC? May laban ba yung TNC ngayon? Eto, buong araw. Eto, TNC lahat. Bigay na yung TNC. Alright. So, sabi dito, mahina daw yung mic ni Inshi. Alright. So ayan, pa-shoutout po dito sa Nueva Ecija from ZDM28. Yo, shoutout sa inyo dyan. Kumustas? From Issue With Love. Ayan. Alright, so eto, early Tinker, may question mark. Ayan. I mean, siguro okay naman siya since medyo nireveal naman na nila yung carry nila at the same time. Pero, kasi nakikita ko rin sa ibang teams, ginagawa nilang roamer si Tiny or ginagawa nilang support. So, kumbaga, siyempre, game 1 pa lang to guys, mahaba-habang game pa to. And for sure, may hinandang pakulo na yan, yung TNC. Kumbaga, pinaghandaan nila ng sobra itong Fanatic dito sa laban na to. So, hintayin na lang natin kung ano talaga yung balak nilang gawin. Major mga sir, major ESL 1 Katowice 2018. All right. Super aga 6 a.m. sa Denmark. Ayun si Jerak 321. Hello sa iyo diyan. Ito po nga pala kasama ko si Ishi in the flesh, mga kaibigan, live na live dito sa Wombo X Combo. Syempre. Ayan. What up from Ishi? Kumustas? And ito Fanatic onto their third pick. Ito, binan nila si Invoker. Saka, siguro na iisip nila yung global presence once na nag-rotate na itong si Tiny saka si Shadow Shaman. So makikita mo na si Spectre saka si Nyx yung mga binaban nila. So, alam talaga nila yung strategy ng Fanatic na mahilig sila dun sa global presence, roaming at the same time. Yes, and Fanatic going for the third pick, Sand King. Eto lang ah, panimula ng Fanatic, Tiny, the Avalanche Toss combo, Shadow Shaman, the Shackles. Doon yung Sun King nila may Barrow Strike. Mm-hmm. So may hold agad dito yung tatlo sa Fanatic. Hindi lang hold, lahat sila may disable. Kumbaga. Whereas sa TNC, meron silang damage, meron silang initiator, tapos burst damage din mula kay Tinker. And TNC,
Eto, Silencer, yung magiging third pick nila dito. I think pwede rin mag, pwedeng mapang-antay na rin. Mm-hmm. Pang, para matameme dito yung Fnatic. I think, saka, since puro ano skill-based type yung mga heroes ng Fnatic, pasok na pasok talaga tong hero ni Silencer. And siguro mid-clash, Global Silence, TNC will turn things around siguro na maging awkward yung teamfight para sa Fnatic. Saka pang save na rin nila kapag nahuli kunwari si Tinker. Kasi since medyo marami rin silang catch eh, though na wala pa silang mid player, pwede silang mag-storm kung gusto nila. Kasi isa yun sa mga heroes na kumbaga ayaw ni Tinker sa gitna. Pero Batrider ang pipiliin nila. And Fnatic still needs a mid lane hero dito sa lineup nila, mga kaibigan. Shoutout nga pala dyan sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, GG first 10 kills for Fnatic. Shoutout si X-Jartronks. Shoutout sa'yo. Oh, dito. Eh, kailan lang ako dumating dito sa Philippines, ha? Napapansin ko, medyo hindi pa ako nabigyan ng memo. Ano ba yung yaya-yaya na yan? Talagang pinapaisip, sabi nila sa akin, huwag ko na daw tanungin kasi daw mapapayaya-yaya na rin daw ako. So, ano ba to? Paparinig naman natin mamaya to? Yaya-yaya. Yaya-yaya na yan. Nai-intrigue ako. Ano ba yan? Ayan. Storm ni Abed. Yun, tulad na sinabi ni Ishii kanina, Storm ni Abed. Shoutout Ed Marker. Ed Maraker. Ayan. Saka may papa-shoutout pa from Antarctica! Diyos ko, Lords! Yo! Antarctica! Para matinding bakbakan yung ginagawa mo dyan. Sobrang lamig dyan. Good luck sa'yo. Ayan, Kuku Tinker, bigyan mo ng yaya-yaya-yan. XB! Uzi Dogs! Alright. Banstorm para dito kung sakaling gustong iba ng TNC. Pero TNC, they still have their 4th and 5th picks. Yes, pwede pa yan. Now, so marami pa namang available, tingnan natin. Pero pa naman silang pack. Maganda rin siyang against matchup dito kay Tinker since yung lineup ng TNC mukhang puro mid-game. Kumbaga, once na mag-online na yung mga ultimates nila or yung mga blink dagger nila, ganun, talagang balong-balo na sila. Whereas sa TNC, hindi pa nila talagang binibigay. Oh, meron lang silang Tinker, good for high ground push. Kasi nakikita mo talagang mukhang babakbakin talaga ng Fnatic itong TNC early to mid-game pa lang. And Phantom Lancer will be TNC's fourth pick. So this will be Raven, Phantom Lancer ni Raven to. We've seen Kuku, Phantom Lancer kay Kuku lagi. Pero ito, I think a new... Hindi naman siya new kasi nakikita natin ginagamit din ng Raven, pero, well, it's back. Phantom Lancer is back. So, maraming team na nagsasabi na, like, si Phantom Lancer, mahirap mag-carry. Pero, I heard na, yun nga, na bago na siya sa previous patch na, or yung last patch lang na, yung passive niya is mas pinalakas or mas tumataas yung agi niya plus the talent. Hindi ko 100% sure or nare-research pa, pero yun yung naririnig ko. Kaya mas nakikita natin yung Phantom Lancer at the same time. And then yung Illusions Clear naman nila, meron naman silang Shockwave saka Avalanche to. So okay din naman yung Fnatic about dun sa Illusion at the same time. And well said. Pero eto, Binanyo Tidehunter ni Sam H sa offlane. Yeah, and nag-Phantom Lancer, alam daw nilang, ayun, shoutout nga pala dyan, 3K viewers, hello, hello sa inyo dyan, keep going up, no? Ayan, magparami pa kayo guys. magandang hapon, napag-merienda or kung nakapag-lunch na kayo dyan, kumanguha na kayo ng lunch nyo kasi mahaba-haba pa tong games natin, pwede tayong umabot hanggang game 5 oh. Mga sir. Yan. And ATBSSIM04, yung pakasarap ng pagkain niya, alo, ayan, no? Pakasarap, umuusok ko. Chineshare pa talaga. Ay, ay naku po, grabe ay naman yan, lo. Bumubuhat din yan si Kuya Lo. Benti Soy, shoutout sa'yo. Hello, hello dyan. Shoutout, Lagaw Jensan, ex-Dredge. Ay, mga kapitbahay ko pala to eh. Yes. Kung bibigyan ka ng chance maging XB, papayag ka ba? Herbs, anong sagot mo dito kagabi? Tinatanong pa ba yan? XB! Alright. Ayan. Pabate sa Bayad Center Team, Jovnet 12, pero TNC will go for the Doom. Teto, may disable din sila. Hindi lang kayo, kami rin. puro lockdown naman sila eh. I mean, maganda naman yung Doom kasi nga ini-eliminate niya agad yung isang hero at the same time. Saka kailangan din nila maging aggressive din dahil kitang-kita mo naman sa laning phase pa lang yung Fnatic. Balak na talaga nila i-secure yung bawat lanes nila. So, tignan natin kung
Lagi kong, awan ko ako, like, lagi kong nasasabi na parang ang hirap i-execute ng mga heroes na ginagawa ng TNT. Pero they always prove me wrong in the end. Like, makikita mo yung comeback nila. Like, isang beses lang magkamali yung team, talagang hina-highlight or makakabat o makakambak at talaban at talaban yung TNC. Doon ako nabibilib sa kanila. And I think yesterday, you doubted the final pick ng TNC na Pudge yung ni Pudge Thames, ni Thames. Na medyo D-type, medyo hindi flashy nung umpisa kasi with a couple of missed or tatlong missed hooks siguro mga importante. Pero nung huli, he na-execute came up na, niya. Na-execute yes. Na. Sobra. Sobrang hirap talaga i-execute ni Pudge ngayon, especially as a roamer or as a fourth. Kaya nga lagi siyang may ka-tandem, di ba? Pero like, once na mag-paid out yun, sobrang hirap talaga ni Pudge. Pero si Teams, you know, props para sa kanya. He executed and Teams, sobrang sigat as a position 4 ng Pilipinas. Pa-shoutout dito sa Mexico, Pampanga. Yo, shoutout sa inyo dyan, mga kabaling. Ayan, kumustas, kumustas? Dito, Broodmother will be a Fanatics final pick. So, I was expecting a, yun na nga, Medusa Storm, tulad ng sinabi natin dito, mm-hmm. sinabi ng mga kaibigan natin. So, well, they went for the Broodmother. Yan, tingnan natin kung what can this Broodmother bring to the table yeah. for Fnatic. Pero eto na, the draft is in, the game is on mga sir. Tiny, Shadow Shaman, Sun King, Batrider, and Broodmother, Tusk, Tinker, Silencer, Phantom Lancer, and madugong bakbakan to. Kumbaga yung both teams, for sure yan guys, naghanda yan, nagpuyat yan Siyempre. Sa finals na to para sa event na ito, kumbaga for ESL Genting. Ayan. And we all know, game number one in a best of five series, ito yung pinaka-crucial. Mm-hmm. Ito yung magdi-dictate ng flow ng laban. Yes. If, sigali, sabi natin, masama nanalo na team, they will have the momentum. Mm-hmm. And malaki-laki yung hahabulin nung isang team kung sakaling mangyari man, diba? So yung game 1 ano yan eh, kumbaga usually ginagawa ng teams, bibigay nila yung best heroes nila, ganun. Tapos ang gagawin nila, ika-counter nila yan, tatalunin nila. So kapag natalo nila, okay lang. If not, may marami pang bala yan. Yes. So, yun yung ibang teams, ewan ko lang dito. Pero usually ganun yung ginagawa nila. And words from Ishii, mga kaibigan. I am General Tunat. Kasama ko ngayon si Ishii. And we will be your casters for the rest of the series. Shoutout nga pala dyan, NCGC Family, Cluster Paul, mga atabs ko dyan sa Davao. Magandang hapon. Pero eto na, spam one kung alien kayo. Ay, Kuya Nick. Just colored alien. Ayan, sabi ni Kuya Nick dito, di basta-basta to si Ishii. Eto, Divine 4 to. No? Divine 4 plus uncalibrated. Pero eto na. Dire-diretso tayo dito mga kaibigan. KWF5. Alright. So, ba't naka-green? May green na bilog itong lahat na meron. Pero may post po muna tayo. Sandali. Alright. May pabati kay Ishii Dota. Sabi ni Doggy G. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Sa mga, of course, sa mga taga-Bataan, sa mga ka-province ko. Yo, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta nyo dito sa Wombo X Combo. Ayan. And of course, sa ating Filipino teams na naglalaro dito Ayan. Sa ESL. Ayan. Maraming salamat, guys. So, change graphic muna tayo. Pero may sandaling post. Pakilala na agad natin yung heroes natin for both squads. We'll start with Fnatic. Eternal Envy sa kanyang Tiny, Abed sa kanyang Broodmother, DJ, Shadow Shaman, Pailai Dai, Sand King, and Ohio sa kanyang Batrider. Alright guys, sa side naman ng TNC, si 1437 ang maglalaro ng Silencer. Teams para sa kanyang Tusker, Kuku ang maglalaro ng Tinker. Si Raven naman sa Phantom Lancer, and of course, Sam H sa Doombringer. Ayan. Pero ito, sounds, audio. Alright. So yan, habang inaayos nila yung ano natin. Shoutout sa kay Ronnie Magpantay. Yo, what's up? Maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. So, eto lang ha. Draft-wise, Ishii, sasabihin na kita. Palagay mo, sino mas matimbang? Mas matimbang? Medyo nahihirapan ako ha. Parang na-off ako ng konti dun sa Broodmother pick eh. Di ko ganong expected yon para sa Fnatic. Pero dahil ilang beses ako na-prove wrong ng TNC, I will go with TNC. But I think for Fnatic, if Eternal Envy will perform as Eternal Envy talaga mismo, na complemented with Abed, siguro, let's palagay natin a close victory or for Fnatic. This fight is going to be close. Ayan, so, ano tayo ba? Magkataliwas tayo ngayon, ha? Ayun, wala itong in-game sounds. Ayan, chill lang kayo dyan, guys. Chill lang tayo dyan, guys. Bakit, Ishii, bakit wala ka sombrero ngayon? Nasa loob kasi tayo ng bahay, guys. I mean, sa bagay, nag-stream din naman ako, may sombrero ako eh. Pero sayang yung hair. Nagsuklay tayo ngayong araw, di ba?
Pa-shoutout din po from Taguig. Ayan, ATBSSIM04. Yo, shoutout sa'yo. Walang naririnig na game sounds. How did you know? Yan, habang... GL means smoke. How did you know? Alright. Mahina daw, mahina. Alright. So, steady gold table muna tayo dyan, mga kaibigan, habang inaayos natin. Anong FB ko? Search nyo lang, Ishi PZ. Lahat ng social media ko, search nyo lang Ishi PZ. Ayun. Ayan, for JN Chris 1, shoutout sa'yo. Salamat, salamat sa walang sawang pong suporta. Magiging food yung silencer ni Broodmother. Yes, totoo yan. Pero ang mahalaga kasi dito, yung scout nila, yung laning phase. Para, kumbaga, yung both teams makapag-adjust kung sinong gusto nilang i-match up. Ishi, may tanong lang ako, tomboy ka ba? No, guys. Naglaro lang kasi talaga ako ng basketball nung high school ako dun sa NA or sa US. Kaya medyo hindi ako girly, kumbaga. Ayan. Sabihin ko na lang, hindi ako girly. Kumbaga, napunta ako dun sa boyish route. Ayan. Sa ako naging girly ako, parang mahihirapan ako maging Divine Four. Ayan. Narito, nakikita natin. 45 seconds in. We've got Raven on the top lane up against Spy. And nandito rin sa may somewhere out here, Ohio. Pero onto the mid lane, the usual, it's going to be Abed up against the Cuckoo. Pero ito, Tim's Cuckoo and 1437 on the mid lane. Talagang pinaprioritize nila yung early levels dito ni Tinker sa gitna. Si Tinker nga, ayun. Pero I think magandang pick to ng Broodmother for Fnatic kasi alam natin yung web niya, kahit wala ng invisibility, may pathing naman. Yes. Tumatagos-tagos na siya. Totoo yan. Pero yung harassment coming from the supports here of TNC, yun yung binibigay nila kay Abed lagi. So, ang maganda itong ginagawa ng TNC, talagang pinaprioritize nila yung early levels, saka yung gold nitong si Cuckoo. Kasi once naman na makakuha niya na yung levels niya, saka yung gold niya, kakayanin niya na katapatan si Broodmother. Pero Broodmother pa rin yan, guys, kahit sabihin mo yung ganong haras. Katabi lang, kapag radiant ka kasi sobrang lapit ng jungle mo. So, iyan yung siguro sa reason kung bakit pinili nila yung Broodmother big. Broodmother made para sa Fnatic. Pareto, dun sa may bottom lane. Somewhere in the jungle, it's DJ with Eternal Envy up against Ohio. Sam H dropping below 50% dito. So, yung harassment coming from DJ. Alam natin, 77 initial damage para dun sa Shadow Shaman. Na sobrang sakit ng right click. Ito lang medyo concern ko para sa TNC, yung bottom lane nitong si Doom. Since si Tasker nga, medyo tumutulong din siya sa gitna, and then si Silencer pa. Yung safe lane, si PL, saka si Doom, medyo mahihirapan since yung pinaprioritize ng Fnatic is yung mga kanilang outer lanes, which is yung top lane, saka yung bottom lane. Handa ko po, eto na. Ohio and Pileidai, gustong kumuha. Gusto kunin si Raven. There goes the Firefly, mga kaibigan. Pero doppelganger, lalaban yung TNC. Tims, nag-TP na rin dito papunta sa top lane. Easy responde dito sa mga supports ng TNC to help out yung carry nila. Pero may barrow strike. Etong Tims natin, dropping low, pero lumalaban pa rin kahit na sinusunog na eye shards coming from Tims. Here comes the snowball. Pileidai mamamatay. First blood will go to TNC, but they're not yet done. Return kill here for Fnatic. But Ohio will fall. Yun lang. Ang gandang rotation yun galing sa TNC. Napansin nila na i-dive na nga na sobra nila itong si Raven sa top lane. So right away, nag-respond sila and nakapag-counter-initiate sila dun sa aggressiveness ng Fnatic. Pero that opens up itong lane naman ni Broodmother sa gitna. And, nakikita natin ngayon, natingnan mo, Broodmother kanina medyo hindi nakakapag last hit due to the harassment coming from the support ng TNC. Pero ngayon, pumapalag na siya with the Spiderlings. Mm-hmm. So, magandang lane to para kay Abed. Kumbaga, isipin nyo na, ay, ang ganda nung ginawa ng TNC kasi nakapatay sila ng dalawang heroes. Pero, trabaho yon ng offlaner na i-pressure yung ibang lanes para mag-support or mag-respond yung TNC doon sa kabilang lane naman. So, isihan nyo lang sa Twitch chat, mga sir. Wala tayong in-game sounds at susubukan natin ayusin mamaya. Mm-hmm. No? Susubukan natin ayusin yan mamaya, pero ito importante. The game itself. Reto Raven, sasamahan na ni 1437 dun sa taas. Habang dito naman sa may bottom lane, there goes Tims with the Eye Shards on to Eternal Envy. Medyo tanky si Eternal Envy. May kinombuhan, snowball, the Shackles.
Doon pa mismo kay Teams, pero naku, lalaban pa sila. Medyo masakit yung right click and damage ito or combination, but in the end, walang nakakuha ng kill. Nag-rotate pa si Kuko din sa bottom line. Tignan natin kung anong may ba-provide niya na pressure dito. Lima na sila nandito. Five heroes of TNC onto the bottom lane. And I think alam to ng Fnatic. Walang hero sa top lane, walang hero sa gitna. And Kuko starting with the march. There they go. Hahanap-hanap TP's ka coming in from Fnatic dito papunta sa baba. Nandito na si Pailaidai. Naghahanap pa rin sila. Naku po, Kuko. Makikipagbakbakan. Barrow strike. Avalanche toss combo. There goes the snowball coming from Teams. Wala pang namamatay sa Fnatic dito mga kaibigan. Pailaidai yung kanilang gustong kunin. And there we go. TNC will take Pailaidai. And napakalaking space na ginawa nun ng Fnatic kasi na-delay nila na sobra yung pag-rotate ni Kuko doon sa bottom lane. But in the end, I guess okay naman yung trade since parehong offlaner yung nawala sa match sa team fight sa baba. Pero eto lang ha, Abed, nakuha agad yung tower dito sa gitna at 5 minutes. Yes, yun nga. Sobrang tagal kasi nag-wait siya ng like 30 seconds para i-set up lang. Tapos nung nag-dive sila dun sa deeper dun sa tier 1 tower, wala silang nakuha. So, yun, tinook advantage yun ni Abed and unti-unti niya nang matetake over din yung jungle dito ng TNC kasi nagbukas na nga dahil dun sa nawala yung tier 1 tower. And there we have a snowball once again from TNC on to DJ. Naku po, tatlo pa yung bumana. The Monster Trio will take down DJ pero Eternal Envy, lalaban pa ba siya dito? Or lalabanan pa ba siya ng TNC? Hindi na daw. Huwag na daw muna. So, ang pinaka-crucial naman sa TNC dito is yung ultimate ng mga supports, yung Global Silence, saka yung Doom ni Doom. Ayan. So, tingnan natin, kailangan nilang i-prioritize or make something happen once na mag-online yun kasi mag-i-snowball itong Broodmother na to. Habang tumatagal, nakikita natin dito, Ishii, Fnatic leading with 2K net worth and top 3 sa net worth earners natin galing sa kanila mismo. Pero on to the top lane, TNC. Dito sila, gusto nilang lumamang sa bagay na medyo tabingi sila konti sa kills. Mahihirapan silang ipatayin dito si Riven unless sobrang i-commit talaga nila lahat or bigyan nila ng rasta, kumbaga. So, tignan natin kung anong babalakin dito ng Fnatic mamaya. And Kuko, back on the mid lane. Hindi niya pwedeng pabayaan si Abed dito. Abed at 3-7, Kuko at 2-4. Alright. So steady goaltend muna tayo dyan, mga sir. Medyo chill muna tayo. Medyo sipin nyo guys, ha, kahit tinulungan, tinry lane na ni Silencer, ni 1437, saka ni Teams. Ito ang gitna, para kay Kuko, but in the end, kita nyo naman, wala pa siyang soul ring, yung BOT niya, kailangan niyang makuha as soon as possible, lalo na't wala na siyang tier 1 tower. Since si Abed, iti-take over na rin niya. Like what I said, yung jungle dito ng TNC. So, anong kailangan gawin dito ng TNC? Kailangan din lang bumawi ng tower para sa kanila kasi inunahan na sila eh. It's high time for them to take objectives, mga sir. Sobrang nape-pressure yung TNC dito. Like, yung sa drafting kasi nila, sobrang hirap execute dahil yung heroes nga, yung nature ng hero talaga ng Fnatic is early to mid-game yung aggression nila. Yung TNC kailangan lang na mag-survive dito. Pero wait lang, meron tayong snowball. May ice shards, pero lumusot lang dito si Abed. Lalaban ba yung kuya mo dito, mga kaibigan? There goes the silence. Pero makakatakas yung ating Broodmother. Well, the rest of TNC, hiwalay na lang muna. So I think yung TNC kailangan lang nilang mag-defensive muna sa ngayon. Kailangan lang nila, like what I said, mag-survive sa phase na to. Makuha lang nila yung ultimate nila, mag-rotate sila once na mag-online na yung Doom or Global Silence. Kapag nangyari nila yun, kapag na-delay nila yun, pwedeng ma-turn around or mapunta sa kanila itong game na to. Ano magiging pag-asa dito ng TNC, if I'm not mistaken, will be Raven. Kailangan dito makapag-farm din si Raven at ma-hit yung item timings niya. Makapag-diffusal, makapag-manta, makapag-travel. Yun yung kailangan niya dito. Kasi ito mo, lahat sa TNC, nagsasama-sama, apat sila. Take a look at that. So ito, tingnan natin mukhang sa bottom lane. Balak pa yata nilang i-pressure itong si Tiny ng konti pero mukhang natunugan niya itong movement ng TNC. There goes the ice shards na naman pero Eternal Envy makakasibat ng konti dito sa gilid. Yeah.
So, yung mahirap din eh kapag wala ka pang mga panghabol din at the same time, kailangan mo talaga ng like smoke gunk or solido, lalo na't medyo hindi nagpapakita itong mga cores ng TNT. So, iisipin lagi ng Fnatic na may gagawin yung tatlong heroes, yung dalawang support and offlaner ng TNT. Kasi kailangan talaga din na mag-create ng space para makapag-farm and makahabol yung cores dito ng Dire. And here we see Kuku again on the mid lane. Fnatic, sila dito parang medyo reactive lang sila pagdating sa ginagawa ng TNC. Hindi sila yung medyo, hindi sila aggressive dito. Kung binapakitaan sila ng aggression ng TNC, sila naman gumaganti lang. Mm-hmm. Yes. And now Pilai Dai will take the tower dito sa taas. Yeah. Sa ngayon, yun lang talaga yung kaya nilang gawin. Mag-counter-initiate lang, i-abuse yung mga, like say, greediness or yung pagda-dive ng Fnatic. Pero sa ngayon, guys, chill-chill muna tayo. Shoutout nga pala dyan sa mga nagpapa-shoutout. Ilan na tayo dyan, Joma? 5K. 5K. Shoutout, 5K viewers. And Tims, although makukuha siya ni Abed dito sa gitna, I think he's just leeching XP sana para makapag-level 6 na. Kaso tingnan mo naman dito, insatiable hunger plus yung spiderlings. Wala kang kawala kay Abed. Yan, napakahirap talaga ng sitwasyon para sa TNC sa ngayon. Sa ngayon guys ha, so chill muna kayo dyan. And guys, once again, this is our finals, best of 5 to. So mahaba-haba pa itong game natin. Kumbaga game 1, nagkakapaan pa yung both teams na yan. Tinetesting nila, yung mga homework nila, yung mga research na ginawa nila para sa isa't isa. So guys, chill muna kayo dyan, mahaba-haba pa itong games natin or yung araw natin ngayon. So eto Acid Rain, shoutout nga pala sa iyo dyan. And lalabanan ba ng TNC? They have to put a stop to Abed. They have to put a stop dito. Pero nako po, andito na. Nako, si Raven ang binantaan dito. Dating na rin si Teams. Raven, kamuntikan pa siya dun sa dalawa. So, tinan mo kuya, general, hindi mo napapansin. Like, kahit nasabihin na malaki yung potential na makuha nila si Phantom Lancer, hindi sila nagda-dive ng sobra. Kasi alam nila, alam ng Fnatic, I mean, na lamang sila. And kailangan na nilang pagpatuloy yung harassment nila, yung pag-take over ng map control. And yun nga, paliitin yung farming na places na pwedeng pagkuhanan ng items ng TNC. And DJ will take another tower. Ayan, tatlo na yung nakuha ng Fnatic. I think all tier 1 towers of TNC makukuha ng Fnatic. And it seems like no response from TNC. Medyo mahirap talaga eh. Di ko lang... Pero ito, kahit isabihin mo na nahihirapan yung TNC situation ngayon, malakas naman yung high ground nila. Meron silang shard, meron silang counter initiation with global silence, saka of course yung march ni Tinker. So kahit sabihin mo, pero wait lang, may smoke tayo dito. Nako po, na shackles na hex si Raven, and there goes the avalanche toss combo, and Eternal Envy will take the kill. Oh, to Raven, medyo 12 minutes, 7k net worth lead for TNC. Pero isipin mo yung tore natin, kung paano nag-overextend or yung advantage na pinupuntahan. Pero balak natin iguan si Sand King. Unfortunately, not enough lockdown para makuha nila. Ito ang si Pilai Dai. And sabi dito, wala pong in-game sounds kasi kailangan i-off ang stream para i-repair yung sounds, mga sir. Yes. So game 2, aayusin natin dyan. Kaya naman, ayaw naming maputol yung viewing experience nyo ng game 1 dahil lang walang in-game sounds. So mas okay na yung walang sound. At walang sound na may video kaysa naman may sound pero walang video. Pero ito si Ohio, looking for his target. Si Kuku yata yung gusto niyang kunin dun. So yun nga, may blink dagger na nga itong bat rider nyo. Tignan natin. Pero medyo low-key pa rin itong Fnatic. Talagang hinintay pa rin nila yung mga core items nila. Isipin nyo guys, 13 minutes into this game pa lang tayo. Pero kita nyo, nag-rush na sila, nag-dive na sila. Almost sa tier 2 tower ng TNC. Oh, Kuku will be taken out. We have the snowball here na doom yung ating Eternal Envy. Eternal Envy will be taken out. Pero eto, lalabanan sila ng Fnatic. Sam H will be chipped away. Abed on a killing spree. And Fnatic, there goes the lasso. Dun kay Teams. Lalaban pa sila. The epicenter coming from Pilai Dai and TNC. Tatlo yung nakuha sa kanila ng Fnatic. Yun lang ang masama dun. Ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon. Hindi pa nila kayang may pagsabayan sa heroes. Like, new nature lang talaga ng hero ng pinik ng Fnatic is kaya nakihirapan may pagsabayan yung TNC. At yun na, Aegis of the Immortal will be taken by Fnatic sa kay Abed nila nilagay.
So, sa di pwedeng kayo lang yung support Philippine team, support Philippine stream. Ayun sila dito. Pero naku po, kuku. Dropping low, hinagisa ng ligaw na Troso, but it will miss. Barrow strike will miss as well. TP out, aabot ba yung damage? Ay, nope. Kamuntikan na. Kamuntikan na si Kuko doon. That would have been a big kill para sa Fnatic kasi si Kuko yung isa sa mga defender, huge defender ng TNC. Kumbaga, kung makukuha nga si Kuko, pwede lang masecure yung ilang tore dito ng TNC. And TNC yet to find their first objective. Wala pang tower. The Fnatic may Roshan na sila at an early 14 minutes. Ito, pinapa-farm at pinapa-farm lang muna nila si Raven. Ito yung magiging pag-asa ng bayan. The Phantom Lancer. Pero ang masama lang dito, pataas na ng pataas yung net worth ng Fnatic dito. Kapag yun nga, patuloy nila itong advantage nila. They might take, itong game one. I think TNC, all they have to do is prolong the game as long as possible. Stall Fnatic na hindi sila makapag-high ground agad at mabigyan pa ng space ito si Raven para makapag-farm ng maayos. Kasi tinan mo Raven, magpa-defusal blade pa lang after 15 minutes. We have Abed on the other hand. May Desolator na magbi-BKB pa. Yeah, sobrang yaman nga. Isipin nyo guys ha, yun yung tinry lane sa gitna. Pero Broodmother talaga, sobrang bilis mag-farm. Pero sa top lane? Kamuntikan pa si Kuko dun. Pero I think ito yung game plan ng Fnatic. End the game early na there's no way na makabawi pa yung late game heroes dito ng TNC. Kasi Kuko, medyo item dependent yung Tinker, item dependent din yung Phantom Lancer. Kumpara sa TNC, kumbaga makuha lang nila yung Blink Dagger na palong-palo na pero sa bottom lane, si Tiny na Doom. Kaso nga lang po, lalabanan nila dito but then we have an epicenter coming from Pylai Dai. Mamamatay si Eternal Envy, that's Sam H with the kill. Bailout na agad sila after taking that Tiny, taking it one step at a time para dito sa TNC. Kumbaga hindi na rin masama yun ah. Para sa TNC, nakakuha sila ng importanteng kill at malaking-laking gold yun. Oh, tingnan mo naman yung damage. Take a look at the damage, ladies and gentlemen. Abed will take down Kuko on the mid lane. Grabe, ang sakit ng damage ng Desolator mo. Bigyan mo pa ng medalya, negative-negative etong si Tinker Kuko nyo. Sobrang sakit mga sir. Pero eto, 1-4-3-7 will be taken by DJ. So ito, may Aegis of Immortal pa rin to si Broodmother, di ba? Or si Abed. So ewan ko lang kung anong next objective nila dito. Pero feeling ko kailangan nilang makakuha ng tier 2 tower. Kasi nga, like what I said, early to mid game yung dominance nila. So kapag na-miss naman nila yung timing na yon, doon na makakapag-farm. Or pwedeng makakamback yung TNC. And anong gagawin dito ng Fnatic? What's their next plan? Alam nila, nasa kanila yung momentum ngayon. Kayang patayan na. Naku po. Cancel TP. Avalanche toss combo. Kuko dropping low and Kuko nowhere to go. But back to the well. Napakahirap talaga. Talagang ang hirap mag-create ng space eh. Lalo na kapag down, ang pwede lang nilang gawin is makapag-rotate sila kapag merong Doom or Global Silence. Pero pag wala, ang taas pa naman ng downtime ng mga ultimates na yon, walang magawa, walang makapag-create ng space para sa side ng TNC. And here we have Fnatic 12k net worth lead for these guys. At pinapakita lang talaga nila dito na giyang na giyang din kami sa major. Kasi I think 2 majors yung sinalihan nila pero I think they ended up last place sa dalawang major. Mm-hmm. Yes. Pero guys, game 1 pa lang yan. Game 1 pa lang to. Chill muna kayo dyan guys. Pasensya na kung wala tayong in-game sound. Iayusin natin yan mamaya or sa next game natin. So, tease muna tayo dyan. What do you think, Ishi? If you are in Fnatic shoes dito sa ating game na to, anong pwede mong gawin? Kung may potential na kunin yung outer towers, kailangan talaga nilang kunin yan. Pero yun nga, ginagawa naman nila is tinetake over nila or kinokontrol nila yung mapa para malimit or sobrang mabehind sa farm itong mga heroes ng TNC. And the words from our divine forecaster, mga kaibigan. Ayan na. Pero tingnan mo naman dito si Abed. Easy lang. Kasi chill-chill lang itong ginagawa ng Fnatic dito eh. Mm-hmm. As for TNC, parang sila na yung nape-pressure. Ang napansin ko kasi yung sa drafting pace natin, ang ganda din nung first two picks ng
Fanatic, nakita mo agad yung goal nila and yung bans din kasi nila at the same time. Siyempre, nakikita mo lagi naglalaro yung TNT. So, siyempre, nababasa din ng Fanatic yung mga galawan nila, kung kailan sila nagro-rotate, and mga paborito nilang gawin. So, kumbaga, I feel like yung Fanatic talagang ginawa nila yung homework nila dito against sa TNC. Yun na. Pero may smoke tayong nakikita dito coming from TNC. Shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout dyan. Pero nako, gusto nilang kunin si Abed. They want this kill. They need this one. Snowball coming from Teams. Kaso nga lang, sobrang layo ng mga tropa pips niya, mga kaibigan. Teams will fall. Lalaban yung TNC. They will try to force it out. Nako po, dropping low dito si Ohio. Ohio will be taken out. Pero mamamatayan din ng TNC ng Sam H. Tatlo na yung namatay dito sa Filipino squad. Pero nako po, bailout na sila. Na-cancel pa yung TP dito ni 1437. And 1437 is down. Kuku, nowhere near sa kanyang mga tropa. Double kill pa yung ating DJ. Napakasakit talaga. Ang hirap. Kasi balak lang nila, i-pick off na isang mabilis itong si Broodmother. Pero unfortunately, yung movement speed and si Tusker sobrang na out of position na. So yun nga, nag-try mag-bail out yung TNC but it was too late. Since sobrang daming item na ng Fanatic, meron silang Blink Dagger, meron silang drums, meron silang pang-chase doon sa mga heroes ng TNC. So in the end, talagang nag-dominate yung Fanatic sa teamfight na yun. Ito na, Ishi. Kinukuha na nila yung outer towers ng TNC. Inuumpisahan na nila. Di pwedeng masyadong matagal. Di pwedeng patagalin pa to. And I think yung Aegis binawi na nung ni Roshan. You have to wait 1 minute and 26 seconds bago natin makita. Kumbaga, feeling ko crucial to para sa TNC kapag nakuha kasi ng Fanatic itong Aegis of Immortals sa susunod na pag-respawn ni Roshan nga. Ayun, it might be a high ground already opportunity para of course sa Fanatic. TNC still, di pa nakakakuha ng tower after 20 minutes. So, sa tingin ko, si Kuku, kailangan lang talaga niyang mag-split push, try the best that he can para i-delay yung high ground push ng Fanatic kasi kailangan lang talaga nila ng mag-buy ng time bago pa mag-high ground itong Fanatic. Eto, Abed, magmamalevolence na si Abed. May BKB na, meron pang MOM, pero naku po, something's happening onto the bottom lane. So ito guys, napansin ko kanina, syempre bago ako sa off topic lang sa C. Kanina, naglaro ako ng Southeast Asian server. Sasabihin nyo, ay Ate Ishi, sobrang daming cancer. Pero guys, masasabi ko lang, ang pinaka nagustuhan ko sa Southeast Asian server is hindi sila sumusuko. Kahit nasabihin mo na ang daming cores, ang daming carry, talagang pinaka gusto ko sa mga Pilipino, hindi sumusuko. Talagang laban hanggang huli, kumbaga. So eto, sabi dito, Abed, my boy Abed is doing it, sabi ni Ricardo Juan. Kaya sabi nandito ni Calvin, tingnan natin kung makaka-high ground yung Fanatic. At BKB na ngayon, on to EE Sama. Item check muna tayo habang wala pa nangyayari sa mapa natin. And for Fanatic, BKBs on both Abed and Eternal Envy. Pero naku po, dito naman sa may bottom lane, teka lang, TNC. Looking for a kill, kahit collateral damage lang, kailangan nila dito. Pailai Dai will be taken out. So, magandang pick of yun para sa TNC. At least hindi sila nag-commit ng sobrang dami. Meron pa rin silang doom, pero yung ultimate lang ni Tusker. And with that, finally makakuha na sila ng outer tower sa Fanatic. Dito pa, tuloy natin yung item check natin for DJ. The Aether Lens, plus dito kay Pailai Dai naman, na Blink Daggerino and the Hood of Defiance. Batrider na may... Yule Scepter plus yung Blink Dagger for TNC, Tinker. And guys, si Silencer, meron siyang Headdress pa lang, si Tusk, meron siyang Arcane Boots, Magic Wand, si Kuku, meron siyang BOT, Aether Lens, Blink Dagger, si Phantom Lancer naman, meron na siyang Threads, Diffusal Blade, ayan. Tapos si Sam H. naman, meron siyang Shadow Blade, Drums. And for TNC, the only way they can come back to this game, siguro kapag medyo mamaw na yung items ni Raven at mamaw na siya mismo. And a good GG push yung gagawin nila. Kasi 17k net worth lead for Fanatic. TNC naman dito, 8 kills. Wala pang double digits yan. Mm-hmm.
So, siguro isa rin sa mga rason kung bakit hindi makaka-high ground or hindi makatungtong doon sa taas ng TNC or sa tier 3 tower ng TNC yung Fnatic is yung presence ni Kuku. Yung split push din ni Doombringer and of course yung split push din ng Phantom Lancer. Kaya even though nasabihin mo na kayang-kaya na nilang mag-high ground is hindi naman sila komportable mag-siege ng high ground kung yung ibang lanes naman nila napupush kasi matatalo sila sa trade na yun. Makikipag-trade sila ng tier 2 for a tier 2 kung lamang sila, di ba? So as much as possible, kailangan talaga nilang i-push lahat ng lane bago sila maging komportable mag-siege ng high ground. Deto, Roshan is up. So Fnatic can take this one. Kailangan nila to para makapag-high ground sila. Pero kinumit dito yung Serpent Ward. And this is an Aegis and Cheese para dito sa ating Fnatic. And TNC, I think apat sa kanila dito. Nasa may bottom lane. Kuku naman, magde-dep-dep na lang muna. Kasi nga, kukunin na ni Abed and the gang yung Aegis and Cheese advantage. Yun nga, hindi nila yata natulugan na nag-Roshan sila. So, kita mo, balak nilang mag-go ng tier 2 tower sa baba pero hindi sila fully nag-commit kasi hindi nila alam kung nasaan yung location ng Fnatic. Kumbaga, wala silang vision dun sa ginagawa or movement ng Fnatic. And the smoke coming from Fnatic dito. Hanap-hanap na lang din muna sila ng kill. Kailangan nila maka-minus 1. So, ayan. Meron tayong smoke sa side ng Fnatic dito. Sino kayang balak nilang makuha? Isihan nyo lang sa Twitch chat, mga sir, no? In-game sounds, game 2 na po namin na aayusin kasi nga po kailangan namin i-disconnect yung stream para maayos yung sound. So, ayaw naman naming masira yung viewing experience ninyo. Pero nako, the Doom on to Pylai Dai. Sam H lalaban dito. But then, Kuku, right on the Gedli. And Pylai Dai is dead. Pero nako, nag-uumpisa na yung siege ng Fnatic dito sa may mid lane. Laban-laban lang mga sir. Pero nako po, Avalanche, Eternal Envy, gagamit na ng Cheese. Raven, de-def-def na lang muna. Habang si Kuku, patipi-tipi, will try to push out the lanes, cut the creep wave. Kahit sa anong sabihin mo, gaano ka lamang yung Fnatic, nahihirapan talaga sila mag-high-ground dito sa Tinker presence na to. And ito, enter daw. Pahiram ko mamaya yung legend na account ko sa iyo, Ishi. Laro ka po sa C. Feedbackan mo kami po. Pahiram ba o mapapapilot? Pero ito, TNC, oh no, DJ. Abot ba yung TP? Oh, umabot yung TP ni DJ. Tumaas lang yung ano, yung sword. Gumano na, oh, sa Infernal Blade na, oh, sana. Oh. Pero I think nakatakas siya ng maayos dun. Mm-hmm. And then Kuku doing all the dirty work for TNC. Kaya ito na nga, nag-i-start na tayong matapos yung mid-game or yung dominance ng Fnatic. So tignan natin kung paano makakambak yung TNC dito. Check natin yung items ni Raven. Kasi pag nakapag, ayan na, meron ng mamanta style na to. So, ang galing nila. Ang galing nilang umiwas sa teamfight. Ang galing din ng mga positioning nila. Kahit sabihin mo na, kapag teamfight, ang usually na pick off lang is itong si Doom, si Tasker, I mean, si Kuku, ilakit na natin ilang beses sa gitna. Pero, yung ginagawa kasi ni Kuku na yon, nag-create din siya ng space para kay Phantom Lancer or para kay Raven. So, kaya napapansin nyo guys, 27 minutes into this game, wala pa ring tier 3 tower and 18k net worth ang lamang ng Fnatic dito guys. Ito, TNC. Itong Kuku natin na when if push comes to shove, mga highlight reel din tong galawan ni Kuku. Pero nako po, they're trying to keep Fnatic at bay. Ayaw nilang papasukin sa high ground. So, pero medyo magandang bait yata yun. Doon na-commit nila yung Serpent Ward, sa side naman ng TNC, na-commit din nila yung Global Silence. And tingnan natin kung yung Fnatic, are they gonna try again? Lalo na't wala na yung Serpent Ward ni Rasta or hihintay nila yung next Serpent Ward dito ni Shadow Shaman. And Phantom Lancer now, meron ng Manta. Kukulipat-lipat lane lang, kailangan niya to gawin. Kailangan niyang he has to buy time for TNC. Kasi kapag wala na, naku po. Mahihirapan na nga talaga yan. So, ito si Abel, patuloy pa rin sa nagpa-farm and he's going for itong Blood Thorn na malaking pick-up to para sa side ng Fnatic. Pero in the end, ang basihan is makukuha ba nila itong high ground. And shoutout nga pala dyan sa ating 6.1 viewers. Ayan. Shoutout sa inyo guys.
Humayo kayo at magparami. Yo guys, na-appreciate namin na sobra yung walang sawan yung suporta dito sa Wombo X Combo guys. Maraming maraming salamat. Kung wala kayo, wala kami dito, wala kaming kinakas. So appreciate guys, na-appreciate namin yan na sobra. Ako po, nakita dito si Raven. Takbo, pero nako. Nakuha pa siya ni Abeda. Monster kill streak. Teams, TP out na lang muna. So, tingnan natin. With this kill, makakapag-high ground na kaya ang Fnatic. Makakuha na kaya na sila ng tier 3 tower or patuloy pa rin makakapag-defend. Pero may flaming laso. Oh, 1437. There goes the Shackles. Avalanche toss combo coming from Eternal Envy. Mamamatay si 1437 dito. Pero still, Kuku doing whatever he can para mapatras lang etong Fnatic. Sipin mo si Tinker, pinupush niya dalawang lane at the same time, lakad lang ng konti, top lane, tapos gitna, tapos yung, kasi may tier 2 tower pa sila sa baba eh. So, kumbaga hindi pa iniisip gaano yan nitong si Tinker Kuku natin. Pero sobrang props talaga sa TNC sa pag-defend nila ng kanilang high ground. Pero meron tayong Mass Serpent Wards dito. And Sir Banoobs, magandang hapon sa iyo. Thank you so much sa panonood. Ito Serpent Ward nga, sabi mo Ishi, kinumit dito sa may top lane. Fnatic, will they take this tower? And yes, they will. Pwede na sila mag-shrines. So, tingnan natin. Grabe, papataas ng papataas guys. 21k na ang lamang ng Fnatic. But it doesn't feel like matatapos na yung game natin anytime soon. Pero yun nga, malaking objective din yun na nakuha ng Fnatic. Yung tier 3 tower since sobrang malilimit na yung pagtitipihan and mapagpa-farman ng TNC. I have to put this out. Abed, hindi pa namamatay. Oh my God. And may Skadi na siya. 0 and 2, guys. May Skadi na si Abed. Sabi mga nga kaibigan. Nila, NA pride yan. NA pride. Pero eto, TNC magsusmoke. They have to get Abed. Hindi pwedeng hindi. Kailangan nila makakuha ng kill dito. 17 to 9 at 30 minutes. Fnatic enjoying that 22k net worth lead. Ito, Pylaida yung nakita nila. Sa lahat ng ganks, lagi si Pylaida, si Sand King. Pero nakapag-blink out, buntik ng tama ng Scorch Earth. Pero looks like he's gonna be A-OK. Out. Blink out. Barrow strike out. Pero nako. Andito magsasama-sama yung TNC sa may bottom lane while the rest of Fnatic, ayan, sa gitna. Ayan, spam 1 daw kung Indo Pride si Abed. Ayan, spam 2 kung C Pride. Ayan. Spam 3 kung NA kung Pride. NA Pride. Ano ba talaga? Opo, ayan na, TP's coming in dito for TNC. Pabalik sa bahay nila. They have to defend this lane. Si Dumo, naka-shadow blade na siya pero mukhang natunugan dito ni Sand King and he's gonna be out. Talagang napakakulit ni Pylaida. Isa rin si Pylaida sa mga rason kung bakit napupush yung lane or kumbaga nagiging kompante yung TNC na i-take this super late game. Kasi alam nila na lamang na lamang sila sa item pero kasi ang problema naman kahit sabi mo sobrang late game tayo, yung nature din ng hero. Si Broodmother, konti lang. Kahit sabi mo sobrang farm niyan, Broodmother pa rin yan in the end. And yung Tinker, yung potential ni Kuku makapag-burst ng heroes mamaya, hintayin natin. Kung aabot pa sa face niya pero sa top lane, oh no, it's DJ. Mamamatay. Na-doom dito si Eternal Envy mga kaibigan. Pero naku po, Abed with a godlike streak taking down teams. Pero di pa tapos dito yung TNC. Kaso nga lang po sa AMH mamamatay. Abed super beefed up in this team fight. TNC will lose too. Raven will try to juke him out on the tree line. Lalaban ba siya? Hinahanap siya ni Abed. There goes the Barrow strike. Raven dropping low. Raven doppelganger out. Kaso nga lang po, kailangan nila ng collateral damage dito. Ohio will be taken out. Pero nako, si Raven nira right click. And finally, grabe, nakakuha pa siya ng isa pa bago siya makakuha doon ni Abed. Pero si Kuku nakapag-blink out. Kamuntikan na rin masila ni Abed. Pero tignan natin yung damage. Enough pa. Out na siya. Pero ito, check natin yung buyback status for both teams. Tatlo yung may buyback sa Fnatic. Tatlo rin para dito sa TNC. Ayan, so ito na yung high ground na pinapangarap ng Fnatic. Na-touch nila yung yung racks but meron tayong glyph of fortification. Wait lang. Ako, tingnan mo naman dito si Abed. Walang kakaba-kaba. Walang pakialam. Kahit nira-right click na ni 1437. So, ayan. Tawag dito. Ano kayang gagawin ng Fnatic dito? Pero hindi sila nakakuha ng racks, no? Na-secure ba nila? Did not. Hindi sila nakakuha ng racks. Grabe. Sobrang hirap talaga. Ito, direct invite sa ESL 1 Katowice. Ayan.
VP Team Secret Liquid Newbie EG Mineski VG Navi. Uy, and OG EU yung sa EU OG yung qualified. Grabe. Sobrang sa lalaking EU, teams niyan, guys. Sobrang pero sa bottom lane si Rasta makakuha ng solo kill. Wow, on to Kuku. Oh my DJ. Gulay. Wait lang po. Grabe naman this guy, DJ. Sakit na. Hindi niya pa kinuha yung 3 seconds shackle duration ha. Kinuha niya dito Serpent Ward max HP. Ayan. Grabe. Guys, position 5 support solo killing itong Tinker ng TNC. Ganun yung mapapansin kung gaano kalamang sa net worth, levels and farm itong Radiant natin. And Roshan is up. Pangatlong Roshan na to at may refresher shard na. And napaka-importante ito para sa Fnatic to shut TNC down once and for all. Broodmother with a double damage rune. Kailangan nilang sulitin to. So ito na, may buyback ba dito si Kuko? Tingnan natin kung makakasis na sila. Finally, since nagamit na yung Glyph of Fortification sa taas, magandang opportunity to para sa Fnatic. Pero mukhang may buyback itong Tinker nyo. So natulugan na yata ng Fnatic and they will settle para mag-farm ulit. Rev, I just have to point this out. Mas mayaman pa yung Sand King and yung Shadow Shaman kaysa dun kay Sam H na Doom. Yeah, sobrang hirap. Talaga kapag na maubusto ka na ng space na pagpaparman. Talaga kasi kailangan talaga ni Kuko and ni Phantom Lancer yung mga extra gold or sa jungle and sa bottom lane hindi rin naman ganoon pinalad itong si Doombringer lalo na Shadow Shaman and Tiny ang katapat mo pero ito naku na pasok pinasok sila ng TNC lalaban multiple BKBs will be pop ladies and gentlemen pero naku po lalaban dito si Abed and there goes the dust Abed dropping low kaso nga lang may Aegis of the Immortal yan hindi wala hindi na, wala kay Abed yung Aegis. Na kanino? Naka-shadow shaman. Naupo, ito, mag-right-clickan si Teams. Oh, Snowball, delaying the inevitable dito mga kaibigan. Lalaban siya, kaso nga lang TP out na Shackle, Kuku, raining down on Fnatic. Choose cool nerds, it is a disaster para sa side ng Fnatic. Siguro nagkapanikan na sa loob ng pit and nakuha na lang ni DJ yung Aegis of Immortal. Pero ang gandang opportunity and ang laking gold swing siguro nun para sa side ng TNC. Sige lang, pero nakita natin doon ha. Yun na, tulad na sinabi mo, nagpanic sila, nagunahan sa right click at least kung sino lang naman makakuha. Oo nga. Grabe, talagang humabol pa sila in the end. And yun nga, ang gandang doom din na binigay doon ni Sam H at the same time. So walang nagawa si Abed, kumbaga. Tapos yung burst damage coming from Tinker, sobrang bilis. And yung Broodmother nyo, you know, na almost 6-slotted, 7-slotted na, was taken down easily by TNC. Ito, def na lang muna yung the rest of TNC. Phantom Lancer going for the Heart of Tarrasque. Pag ito, makuha niya na yung heart, ewan ko na lang. Yeah, sobrang sakit na yan. Kasi isa rin sa, hindi rin makaposisyon na maayos itong si Shadow Shaman sa lahat ng teamfights. Pero wait lang, Shadow Shaman! Ito ah, na naman. Solo kill na naman. Grabe. Talaga, sakit. Guys, ganyan talaga kapag lagi mo nakakalaro or kilala mo yung laro ng isang player. Eto ha, refresher orb plus refresher shard for the Shadow Shaman. Diyos ko. May aganims pa yan kapag binagsak niyan yan sa tore ng TNC. Walang march, kumbaga. May split shot pa, Diyos ko. Sakit na ito, guy. Grabe si DJ. At eto, I think para naman dito sa Fnatic, sabihin na nating DJ, yung DJ and Abed, no, the Pinoy duo ng Fnatic. Pero nako po, eto sila ngayon, nasa may top lane, susugod na si DJ, yung aarangkada. Oh. Ayan na yung refresher. Tier 3! Tatapusin na nila, rekta na to mga sir, pero nako po, sobrang sakit nun. Pulahan yung buhay dito ni Sam H, pero ako multiple buybacks here coming from the side of TNC. Double kill by DJ. DJ is doing it. Ito pa, may BKB pa dito ni Pylai. Dahil lalaban ba dito yung TNC? Fnatic wants to end game number 1 at 37 minutes, mga kaibigan. We have the Walrus Punch, pero walang pakialam yung Fnatic. Dere-derecho sila sa Ancient, mga sir. And Raven is dead. GG. Grabe. TNC will lose game number 1. Grabe yung performance dito ni Abed. Shadow Shaman, dalawang beses niyang kinuha or sinungulo kill. Itong si Kuko, Tinker at the same time. Pero yung, I feel like yung drafting talaga, yung laning phase talagang alam na ginawa ng Fnatic yung homework nila. Alam nila yung kahinaan ng TNC. Talagang tinake advantage nila yung aggression ng hero nila. And in the end, hindi na nakabawi or
bawi sa items itong TNC natin. Ayan, sabi dito, DJ drop the bass. Rasta talaga yung nagdala. Rasta! Ayan, Rasta 23. Shout out sa'yo. Ayan, shout out sa mga kumakain. Ayan, sa asawa ko nang kumakain ng pansit sa Abu Dhabi. Ayan. Pero aayusin namin yung audio, kaya naman pag nag-screen kami, nag-waiting screen kami, eh, refresh nyo lang at ayos na namin yan. Alright? So, maraming salamat. Well played, TNC. Congratulations, Fanatic, for taking game number one. I'm General Tuna at kasama ko ngayon si Ishi. We will be your casters for this Best of Five series, TNC up against Fanatic. Magbabalik po kami dito sa aming coverage ng ESL1 Katowice right here at WomboXCombo. Hashtag Ready 24/7.